May yung vlog ko po pala ngayon ipa kasama po ako ngayon. Pakapakilala ko po si Blake, si Leo, and Diane, and especially the attorney of mga au pair na malakas mag-comment sa mga par mga group, King Kazan! So, welcome to J-Live Vlog! So, meron na po akong vlog sa about sa au pair, but madami pong nagtatanong sa vlog ko how to apply as a pair. So, yung mga tanong po nila, isasagot lang po namin. Tapos, yung topic po talaga para sa vlog na to, para po to sa mga first timer na talagang galing Pinas na gustong mag-au-pair dito sa Europe. Kim, tsaka si ano pala sa Norway, nag-au-pair si Bless. Ako sa Sweden, sa Denmark, si Rio, tsaka si Diane. First pala guys, may mga country po kasi guys na wala pong au-pair. Diba? For Filipinos. For Filipinos. Ito yung mga country na walang Filipino au-pair, na nagsasayang lang kayo ng time nyo. Kung may mag-contact talaga sa inyo, wag nyo nang i-entertain, is UK, Italy, Spain, tsaka Ireland. Kahit pasabihin hindi scammer yung post, dahil nga wala talagang Filipino au pair doon, huwag nyo nang i-entertain. Yung Ireland kasi, minsan may mga host na sabihin na mag-student visa, malabo po yun. Mga ganitong country na lang, huwag mo na lang yun na lang i-entertain. Mag-focus po tayo sa country na meron talaga at easy lang talaga mag-au pair. Ang mga Pilipino doon is yung sa Belgium, Germany and Austria, Netherlands, Norway, Norway, Luxembourg, Sweden, Iceland. Pero ito, yung sa Germany pala at sa Austria, kailangan nila ng A1 certificate. So it means mag-aaral kayo, mag-enroll kayo, or mag-self-study. Kukuha kayo ng exam for German A1. Pag napasa nyo po yun, meron na kayong certificate. Kasi, pag nag-apply po kayo sa Germany and Austria, isa sa requirements talaga nila, yung passport, tsaka yung certificate. Ayan guys, nandyan guys sa Pinas. So, ano bang mga requirements na dapat i-prepare? Prepare! Parang mag-iba. Kasi mag-iba yung prepare and prepare. Oo, iba yun. Okay, so ano ba yung mga requirements, guys? Is passport. Siyempre, kailangan passport. My goodness. Passport, number one. Hindi naman sinasabi na pag may passport kayo, makakahanap kayo ng host nyo. Pero I mean, dahil nga nag-a-apply kayo, isa to sa agad first na kailangan nyo. So, mas maganda na habang naghahanap kayo ng host, at least, meron na din kayong passport. Kasi kung kagaya nyan, may mag-contact na host sa inyo at mag-proceed kayo ng application, at least, meron na kayong ready na passport. Birth certificate, yung police, tsaka yung NBI pala, hindi naman lahat ng country kailangan yun. And sometimes, meron din silang medical. Hindi lahat ng country, host country sa Europe, magka-same ng requirements. So, mas maganda din na alam mo kung saan ka gusto mag-au-pair. Kung gusto mo mag-Netherlands, for example, dapat basahin mo yung info about Netherlands. Like, yung age nila. Ito yung pinaka-importante kasi malay mo, hindi ka na malapasok. And, Netherlands? Ang Netherlands din, pwede din mag-apply ang mga merit. Oo. So, magkaiba. Kasi sa ibang country, hindi pwede talaga, dapat talaga, literal na single talaga. Yung requirements, yung age nga, every country kasi magkaibang age, di ba? Age bracket nila magkaiba. Literal talaga, sa buong Europe, yung age lang talaga ng au pair is only 18 to 30. Yung point ko doon is, pag 31 na po kayo, more than 30 na po kayo, wala na talaga pong ano, hindi po pwede. Chance na maging au pair pa. Sa single dapat at walang anak. Netherlands lang yung pwede. So, tapos na tayo sa requirements. So, may mga requirements na kayo. So, second, syempre, kung gusto nyong magpunta dito sa Europe, hanap na kayo ng host. Eto, saan po makahanap po ng host? Saan po mga au pair, ex-au pairs? Isaupair.com Energyaupair.nu and Energyaupair.dk Greataupair.com
And then sa ano yung opini.com. Minsan kung gusto mo talaga makontakt yung host, eh magbayad ka. Yun yung magpa-premium. Hindi ko alam magkano yun. Kasi kung free ka lang na nag-register ka, ito yung anong mag-aantay ka sa host na kontakin ka. Kasi hindi mo sila mame-message. Mm-hmm. Tapos sa Great Au Pair kasi, ano siya, kahit mag-message yung ang host sa'yo, tapos sila din, hindi din sila premium, tapos ikaw, hindi ka din premium, hindi ka makaka-reply, hindi din siya makaka-message sa'yo. So guys, alam niyo yung mga website. Pero guys, isa sa mga maraming tanong dun sa vlog namin, how to apply. Paano ba malalaman pag scam? Paano ba? Mostly kasi sa mga litera talaga na Norway, Denmark, Sweden, hindi ka naman talaga makakita ng scammer. Yeah. See, yes. Kasi literal naman talaga na mga legit yung legit, host. Mostly kasi yung scammer is from UK. UK. Ang binibigay nila na allowance, sobrang laki. Like, sa weekly allowance na ibibigay sa'yo, parang yung buong allowance mo na as au pair sa dalawang buwan. Guys, so, iba yung salary sa allowance. Oh, kasi so, au pair, allowance lang. Walang salary na sweldo. Hindi talaga kasi ito, yun. Trabaho. So, bali, parang yan. Di kami galit! Doon pa lang, parang hindi nakapanipaniwala. Tapos, kung may nano kayo about sa US, mas maganda na maghanap kayo ng group, au pair group sa US kasi huwag kayong mag-post sa regarding au pair sa US sa mga group ng au pair sa Europe. Sa Europe kasi or, magkaiba talaga yung requirements doon. So alam niyo na yung mga requirements, saan magkahanap ng host, tapos pag nakahanap na kayo ng host, ito yung next. Kasi yung ibang host, nag-i-interview. So, so maraming tanong din sa akin yan. Na hindi ako galit, ha? Maraming tanong sa akin, nag-message sa akin na, paano ba yung interview daw? Hindi po lahat ng host nag-i-interview, pero karamihan, syempre, gusto nilang makilala ka. Bago ka nila kunin, makilala ka. Skype or Facebook, anong gusto, saan nila gusto kayo interviewin? Paano ba sa pag-interview? So, yung pinaka-importante talaga, tanungin mo muna sila. Mas maganda na i-short mo lang yung sa iyo. Kagaya niyan, my name is ganito, ganyan, taga dito ako, ganito, nag-graduate ako. Tapos after nun, about sa kanila naman, mas maganda na maraming tanong ka about sa family nila. Kasi para sa kanila nun, pag marami kang tanong, ibig sabihin nun na interesado ka sa kanila. Kaya ang pinaka-importante, activities ng bata, itanong mo, anong may tulong mo sa bata. Kung yung bata nagpupunta ng school, anong oras nagigising, gender, o mga ganon. Kasi kumukuha sila ng au pair kasi kailangan nila ng tulong. After nun, magtatanong sila about sa'yo, yung gusto mo, ang hobbies mo. Gusto bakit mo, naging au pair ka? Ano yung gusto mong gawin sa free time mo, mga doon mo sabihin. Okay, so next! So, tapos na kayong mag-interview. Guys, ito po yun ha, yung iba. Huwag mag-expect pag na-interview kayo or na-replyan kayo sa email, kukunin kayo agad. Huwag po kayong mag-expect agad, guys, ha? Kasi ang dami nilang ini-interview, guys, hindi lang ikaw. Madami kayo. So, pinagpipilian kayo niyan. Ituloy nyo pa din mag-interview sa ibang family. I mean, you don't need to tell them na, ay, nag-interview din ako sa ibang family kasi minsan, sa magsasabi na sila, ay ayaw na namin sa'yo kasi may in-interview. Make sure na continue pa din kayo maghanap. So guys, na-interview na kayo. Kayo yung napili. Okay, congratulations! So kayo yung napili. Okay, ganito. Daming din nagtatanong sa akin. Yung processing, gano'ng katagal? Yung mga country dito, iba-iba. May mabilis, may matagal. Mag-process na kayo. Yung ilagay na lang natin to, 6 months yung processing. Yun yung katagal ng iba. Kasi sa akin, sa Sweden, 5 months talaga yung sa Sweden. Sa Norway, gano'ng katagal ba sa'yo? Pe? Dala na sa approval, siguro, hindi bababa ng 3 months. Tama. Sa Norway? Depende. As long kasi wala naman silang makitang problema sa documents mo, ang bilis lang. Yung process ba sa Denmark, guys? Gano'ng katagal? Siyempre, galing siya ng Pinas, mga 3 months lang yun eh. Oh, so, sa Denmark, 3 months. Oh. Pero naka-alis siya ng Pilipinas, 4 months. Oh. Lahat. Kasi, siyempre, mag-sip. Huwag kayong mag-expect na mabilis, guys, kasi depende. Kung depende. May sabit kayo, wala. Oh. So, guys, ayan. Pagkatapos na mag-process, maraming nagtatanong din sa vlog ko. Natapos na yung mga processing nyo, so papuntahin na kayo. Okay na, may visa na kayo, papuntahin na kayo dito. Sino ba yung magbabayad ng flight nyo? Galing Pinas, papunta sa Europe. Guys, yung nagbabayad po yan, yung host. Maraming host, pero ngayon kasi guys, maraming Pilipina sumisira sa ano ng image ng Filipino au pair, you know? What?
meron kasing time na may mga Pilipina na nawawala. For example, flight nila, darating sila, di ba, expected na dumating sa airport, like for example, Sweden. Minsan, pagdating doon, dapat pick upin ng host. For example, nawawala si au pair, guys! So, nawala si au pair. Kaya ngayon, sa Norway, gusto ng government na i-cover na ng au pair yung plane ticket from Philippines to Norway. Sobrang laki nun. Sobrang mahal nun. Pero may mga ibang host naman na sabi nila na after 6 months, kung magtagal ka ng 6 months, is i-repay ka nila. Refund, reimburse ka. Kasi ang point doon nila, at least kahit papaano kung 'di ba kukunin kanila sa Pilipinas, kung umalis ka within 1 month, hindi sila lugi. Oh. 'Di ba? Kasi kagaya niyan, pag au pair ka kasi dito sa Norway, anytime pwede mo silang alisan. Mag-change host sabi ka. Sabi ka lang, hindi ka na happy. Hindi ka na happy. So para naman sa kanila, kung ikaw naman bumili ng ticket mo, kahit umalisan mo sila, at least hindi sila ganun lugi. Pero yun nga, ngayon, parang hindi na safe yung mga family na kahit gumasto sila, kahit sila pa kumuha sa'yo sa Pilipinas, may mga time talaga na merong ibang au pair na wala pang 1 month, aalisan sila, or naglalayas, hindi nagpapaalam ng maayos, o yung malala pa, pagdating sa airport pa lang, hindi na makita ng host kasi... May iba palang agenda. Huwag ganun, guys. Huwag ganun. Kasi yung punto doon, I mean, kahit mag-alis ka, kaya ganyan. Ikaw naman bumili ng ticket mo. Okay, warning yun, ha? Warning. Huwag gayahin. So, yun, guys. Tapos na. Ito din, yung next, guys. Regarding sa CFO pala, yung requirements lang doon is... Red ribbon. Passport, red ribbon. Ano, yung form, di ba? Mag-fill up ka ng form. Tapos yung... Babayaran. Magkano? 450. Oh, yun yung sa ano, guys, CFO Commission Filipino Overseas. Kasi kailangan ng CFO yung sticker nila para ipakita immigration ng Pinas. Doon na kayo, may ticket na kayo, so lilipat na kayo dito. So ito yung ipapakita na sa airport, guys. Ipapakita sa airport. Passport. Yung passport yun, na andun yung stamp ng CFO. Hinahanapan din kayo ng letter ng host na invitation letter. O, meron yun, mga hinahanap din kayo. Lahat, in short na lang, lahat ng mga papers nung nag-apply kayo, ikit nyo na lang sa isang folder. Yan, napakita mo na yung papers. Sa immigration, guys, dami din. Nagtatanong, anong tanong ng mga taga-immigration? Kung ano yung tanong nila, guys, yun lang din yung sasagutin nyo. Kumplido naman kayo ng papers, wala na kayong sabit doon. So, ang mahirap lang dito, yung mga sa Pilipinas na nag-process to Sweden. Kasi sa Sweden, kailangan natin magbangko for biometrics. So, ito yung pinaka-tricky kasi maraming na-offload na mga au pair. Para hindi tayo ma-offload. Make sure na yung ticket nyo is within, balikan kayo ng Pilipinas for 3 days lang. So, yun yung pinaka-safe. Mm-hmm. Tapos, make sure na walang kayong check-in luggage. Kasi, Magbiometric lang kayo. Hindi kayo magpabakasyon. Yung sa Thailand, hindi na nila isi-send sa Pilipinas. Gagawa na lang kami ng about sa Sweden. Sweden lang. Kasi daming nag-apply sa Sweden kasi mabilis lang. So guys, so nandun na kayo sa immigration. Pasok na kayo. So, goodbye Philippines and hello Europe! Yeah. Welcome! Welcome to Europe! Ayan guys! So, sana nakatulong kami sa mga tanong nyo. Ito po yung mga katanungan dun sa vlog ko na how to apply au pair. So, ito yung mga katanungan. Step by step na po talaga yan, guys. Pero kung may mga tanong pa talaga kayo, mag-comment lang. Lagay ko yung Facebook tsaka Instagram account ng attorney ko, si Kim, ni Blaine, ni Diane, tsaka ni Rio. Mag-message lang kayo sa kanila, huwag sa akin. So, thank you for watching, guys. So, thank you for watching, guys. So, don't forget to subscribe.